Okay, magandang hapon mga klasiko. Ang i-reporting ko ngayon sa Design Profession Laws, Regulation, and Ethics ay all about the Facebook social media issues facing. Ano yung mga lima na yon? Una yung Cambridge Analytica scandal. Pangalawa, Facebook news and hate speech. Pangatlo, scale. Pang-apat, artificial intelligence. At panguli sa lahat, panglima, fake accounts. Okay, wala ko alam sa Cambridge Analytica scandal na to. Fake news and hate speech. Okay? There is some bashers in social media scattered. That's why they hate Facebook posting fake news and hate speech. Scale. It is the ads appeared on Facebook wherein it earns money once it's already monetized on Facebook page like marketing strategies. Artificial intelligence. When you disobey the rules of Facebook community standards, it might be remove you from Facebook if you violate a policy. And also, it may report you on Facebook so that it disables your account once it happens. It cannot retrieve anymore and your Facebook permanently banned if they don't like your post in Facebook. Lastly, that is the fake accounts. This includes many accounts you create in Facebook like incognito profiles, a character that you're anonymous or stranger, or not actually didn't know you. Then a weird bio that is not happened for real, you're just inventing a fake account. Then a fake account did it message, blank profiles, and lastly, lots of likes. Facebook really bans it if you're liking your own post of your main accounts. Facebook ban it because it's unfair to people obsessed with the number of likes. Okay, the question is, why is Facebook so addictive in your opinion? What makes Facebook addictive? Stringer explains that Facebook and other types of social media active the brain's reward center by providing a sense of social acceptance in the form of likes and positive feedback. Ang sagot ko? Sabi dito na the more na marami kang likes sa Facebook, the more na gusto nila ang posts mo. At masasabi mo na rin sa utak mo na kailangan mo ng limitasyon sa Facebook kasi lahat may hangganan. Darating din yung time na sa sobrang obsessed mo sa likes dahil addict ka sa social media, may times din na mauubos yan. Depende sa kung paano ka mag-post sa social media. Kung post ay mukhang tanga, then wala talagang likes na makukuha. Hindi lahat ng tao puro likes, may iba talaga na walang likes. Depende sa mood na isang tao kung masaya ito sa likes o hindi. Next is, what is the disadvantage of Facebook to students? Addiction. Okay. Facebook is known to be a platform that is highly addictive. It includes many features such as chatting, stories, and news feeds, all that can make a user spend more time. This kind of excessive usage could seriously affect the focus of students are having on their academics. Sagot ko dito, ang pagkakaintindi ko dyan, mas binibigyang oras sa social media such as Facebook, kaya hindi naman malaya na hindi na nakafocus ang estudyante sa pag-aaral. Okay, next is, what are the effects of overusing Facebook to social media behavior? The use of social media platforms such as Facebook may lead to depression, anxiety, poor sleep quality, and stress, which are often observed in teens and adolescents. Ang sagot ko naman, gamit ng social media na Facebook ay nakakalikha ito ng kasiyahan. Dahil sa sobrang babad nila dito, nakukulangan na ito sa pagtulog dahil binibigyan ng impormasyon ang Facebook.
para matanggal ang kalungkutan. Kaya tayo na addict kasi gusto natin makachat ang ibang tao online kaysa personal. Lalo na ang mga kabataan na kung sino-sino na lang ang sinachat na hindi kilala. Kaya ito rin ang negatibo epekto sa Facebook kapag nasanay ka ng araw-araw na palaging gagamitin. Next is Facebook making you depressed? Okay. Media sources often claim that Facebook and other social media sites cause depression. Bakit? Ang sagot ko, oo, nakakalungkot din minsan gumamit ng social media. Lalo na kung nakakasakit ka ng ibang tao. Kaya nga think before you click. Kasi kapag hindi ka nag-ingat sa pagpo-post ng kung ano, una rin sa lahat, maanoy ang ibang tao. Pangalawa dito na magkakaroon ng cyberbullying at depression. Kaya yung mga nagpo-post sa Facebook, dapat maayos tignan. Hindi yung mukhang tanga, na parang mukhang bata pag nag-post ng katawa-tawa. Next is, what social issues faced by Facebook? Okay. The use of Facebook can have negative psychological effects. That include feelings of sexual jealousy or pornography. Okay. Stress, lack of attention, and social media addiction. That in some cases is comparable to drug addiction. Sagot ko. Kakasabi ko lang kanina na nakaka-addict nga gumamit ng Facebook. At isa pa, kung sino-sino na lang ang ina-add friend mo na hindi kilala. Katulad ng ibang bansa, in-add friend mo, like Arabo, etc. Kung sa sexual jealousy naman, ay sobrang stress nun dahil kung sino-sino best friend mo na lang ang chinachat. Tapos noon, bigla na lang nag-aaway dahil may iba na siyang best friend na naka-chat. Kaya dumarating din ang drug addiction o sobrang bisyo. Dahil hindi na siyang masaya maka-chat. At dito, gusto makipag-ayos lalo na magka-away mag-chat sa Facebook. Okay, next is the factors of fair use in Facebook. Number 1. The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for non-profit educational purposes. Sagot ko. Sabi dito, kung walang kwentang commercial ang pinost sa Facebook pages, hindi ito pwede kumita ng pera kasi hindi siya educational o pinag-aralan ng mabuti. The nature of the copyrighted work. Pangalawa to. Sagot ko, walang sino man na maaaring mag-post ng copyright content kapag hindi ito ang may-ari. Ang sino mang lumabag ay maaaring maban din ng account. Pangatlo, the amount and substance of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole. Nasagot ko dito. Kailangan kapag mag-post tayo sa Facebook, dapat original. Hindi yung nagaya ka ng content dahil labag ito sa community standards. Maaaring mabana ang account mo kapag hindi original. Halimbawa, lip sync, song covers, etc. Talagang mababan ni Facebook yan kasi copyright infringements ang kaso. Okay. Data privacy and security in Facebook. Ito na to. Okay. Security is built into every Facebook product and we offer several security features such as login alerts and two-factor authentication to help you add an extra layer of protection to your account. You can also review and update your security settings at any time. Ang sagot ko, ang sinasabi daw dyan, kailangan maprotektaan ang Facebook mo dahil kung hindi, maaaring manakaw ito lalo na mahack ang Facebook na may
na may magbago na sa password mo. Once na hindi mo ito iningatan, ang mangyari, mawawalan ka ng Facebook. Kasi ninakaw ito ng ibang tao, tao na hindi mo kilala sa social media. Para maiwasan ito, kailangan mo ng two-factor authentication. Nakakonekta ito sa Google account. Sa naranasan ko noon, papoprotektahan ito sa mga scammers na gusto kunin ang about sa profile mo. Especially sa passwords. Ang login alerts ay nagsisilbing gabay sa iyong phone na makonekta sa Facebook. Dahil doon, walang makakanakaw na account mo. Dahil retrieve siya gamit ng phone number. At yung Facebook, pwede mo mabago ang password para walang magnakaw na account mo. Or even, mabiktima ka ng delete account. Yung review sa security settings, sa'yo nanggagaling. Depende kung paano mo mapapangalagaan ng iyong account. Okay. Content moderation and safety in Facebook. Okay, ano yung mga yon? Iano ko na. Never share your password. Sagot ko dito. Bawal mo ipakita ang password ng Facebook mo. Or else, pwede nila ito baguhin. Hanggang sa hindi yun ang original password mo. Dahil ilangkin na ang Facebook mo sa ibang tao. At pwede rin sila magpalit ng profile o magpost ng kung ano-ano dahil sa kanya. Dahil sa kanya na ang Facebook mo at hindi na sa'yo. Next is, think before you click. Think before you click or kaya think before you post. Ang sagot ko dito, para hindi maano yung ibang tao at para maprotekta sa cyberbullying. Minsan kasi, nagpo-post tayo ng tanga, kaya ayun, pumapasok ang chismis kaya marami nang babash ng comment. Kaya yung iba, natuto sa maling posting. Kasi yung iba, pretend sa sarcastic, at yung iba, hindi nang bubuli. Next, adjust your privacy settings and review them often. Ano yung sagot ko dito? Kapag nagpo-post ka ng comment, ng content, dapat kung magiging masaya ba ang tao o hindi. Under ng privacy setting and tools, mayroong public, friends, friends except, at only me. Okay, yun yung mga apat na yon. Yun yung sa under privacy settings. Ano yun? Public, friends, friends except, at only me, guys. Sa public naman is, kapag nag-post ka, makikita ng lahat. Pag friends naman yung post is, yung mga kaibigan mo lang ang makikita sa post mo. Hindi yung friends mo. I mean, hindi yung friends sa Facebook, okay? Yung mga friends mo lang talaga, okay? Kapag friends 'yon, okay? Yung friends mo lang makita, hindi yung friends mo sa Facebook na hindi mo na add friend, okay? 'Yon, na hindi mo friends sa Facebook. I mean, makikilala mo lang sa Facebook na trusted o magpagkakatiwalaan, okay? So it means na kung friends mo sila sa Facebook, sila lang pwede makita sa'yo. At kung hindi mo friends sa Facebook, okay? Hindi nila makita yan kasi hindi mo friends o hindi mo kilala. Yung makilala mo lang makita ng post mo sa Facebook, okay? I mean kung friends na kayo. Okay, ayun. So sabi ko nga yung trusted o magkapagkakatiwalaan. Friends except naman na post is kapag yung friends mo ayaw makita post mo kasi baka maanoy sila o mabully ka. Kaya friends except na lang. Pero yung iba mo friends, makikita pa rin kasi hindi siya friends except. Yung mga nilagay mo lang sa na friends except sa list, hindi nila makikita post mo. Pero kung wala sa list na yon, makikita pa rin yon. Depende kung nakita yun ng tao online if either active siya or inactive sa Facebook. So guys, kapag friends except, yun yung mga nasa list, okay? Kapag ano naman, wala sa list yung friends except, makikita nila yon kahit kilala mo sila. Ganun yon. Yun yung ibig sabihin ng friends except. Okay? Yung mga nasa list, hindi nila makita. Pero pag wala sa list, makikita nila yon. Kasi kilala mo sila eh. Yun, kahit active man siya or inactive sa Facebook. Lastly,
Yung only me naman is private post yun. Na ikaw lang ang makakakita ng post mo. Hindi ibang tao o friends mo sa Facebook. Pero nga, ang disadvantage din doon, walang mag-like ng post mo in private kasi ikaw lang nakakita ng post mo eh. Diba? Kahit for example, magkakakilala kayo, diba? Friends kayo sa Facebook. Pero kapag private yon, hindi nila makita yun kahit kilala mo sila, kahit nakano yan. Okay, private lang yun, ikaw lang makita nun kasi hindi yung public. Kaya magkaiba yung private kasi ikaw lang yon. Sa public naman, sila makakita nun. Next naman is, only accept friend requests from people you know personally. Ano yung sagot ko dito? Dapat yung accept mo lang na friend request ay yung makilala mo lang na tao. Kung hindi mo kilala yung tao, huwag mo i-accept. Kasi hindi mo malalaman kung masama bang tao ito, nakadroga, nabibiktima ng profile o kahit anong modus yan. Dahil hindi natin kilala kung masamang tao yung nasa Facebook o mabuti. Okay, next is, report things that look suspicious. Sagot ko, halimbawa, may kakilala ka sa Facebook, yun pala fake account yun, at hindi siya. Blackmail kumbaga. May tendency na makopya niya yung link ng Facebook mo o mapalitan ang password like decryption. Once na mangyari yung ganon, scam yun o di kaya spam emails. Gaya nga ng sabi ko kanina, only accept na friends na kilala mo. Kung hindi mo kilala, huwag i-accept kasi may mga Facebook users din na namimaking ng profile. Makuha lang ang biktima o user ng Facebook. At yung mga ganon, dapat nire-report yun sa Facebook para maban yung ng biktima ng account. Okay. Next naman is user protection and well-being in Facebook. Ang sagot ko dito, dapat palagi naka-log out ang Facebook mo at hindi naka-log in. Once na napalitan ng password o nanakaw sa ibang tao dahil hindi mo ni-log out, ang mangyayari doon ay either mapapalitan ng ibang tao ang password mo o delete account. Sayang din ang pinakamamahal mong account na matagal na nawala na para gumawa ka na ulit ng panibagong account. Okay? Lesson learned guys, kailangan mo nyo i-log out kung ayaw nyo mawala o mamiss yung account nyo. Pwede lang kung gumawa ulit kayo ng account, sayang ilang taon na na-post kayo sa Facebook guys. Okay, last naman is digital well-being in Facebook. Ano yung sagot ko dito guys? Para matapos ng aking reporting. Ang sagot ko dito, yan ang mga history timeline na ginagawa mo sa Facebook. Like sa timeline, friends, etc. Dito mo rin mababalikan yung past, present, at future memories na pinost mo. Mapapublic friends accept, at only me. Still, makikita mo yan gamit ang scroll bar. Pero kapag naban na permanently at hindi temporary ang Facebook mo, hindi na ito muli mabubuksan pa dahil disabled yung account na labag sa community standards. Kaya ingatan natin yung post sa social media at Facebook. Lahat ng posting ay may consequences na hindi panghabang buhay na posting. Kaya yung iba, bihira na lang nagpo-post kasi yung iba takot mabully, mabash at mapagsalita ng masama gaya ng may nagmumura sa Facebook. Yun ang dapat nating iwasan sa Facebook para maging healthy at hindi ma-depress sa social media posts. Yun lang guys, sana may matutunan kayo sa aking reporting ngayon. Sa aming reporting group reporting to guys. Okay? Sana maliwanagan kayo. Mag-ingat kayo lang sa Facebook. Okay. Woo! Thank you.